welcome back to my channel. Sorry, medyo matagalan bago ako ulit makapag-upload ng mga videos. At ito na guys, 3 or 4 months na atang hindi ako nag-upload. Medyo na busy lang. So, i-continue ko lang yung mga nasa list ko guys. Kasi kinukuha ko yung mga request nyo sa comment section. Yung mga gusto nyong gawan ko ng videos, nililista ko po yon at itutuloy ko lang po yung ano yung next. Kasi minsan tinatanong ko yung mga doctors namin sa ospital kung paano yung management ng case to case ng mga request nyo na gagawan ko ng video. So, ang pag-uusapan po natin ngayon guys ay yung pampadami or pampaboost daw ng similya ng lalaki. Tapos yung pampaboost din ng quality ng egg ng babae. So, dun muna tayo sa lalaki. Paano nyo ba malalaman kung weak yung motility ng similya ng lalaki o kaya low sperm count yung lalaki? So, syempre, dapat magpa-check up po tayo at sa hospital, i-check nila yung sperm analysis. Magsasubmit po tayo ng similya natin. At yung blood test, i-check nila yung mga hormones gaya ng mga testosterone. Tapos, ang mostly na piniprescribe ng mga supplements ng mga doctor, number one po guys ay zinc. Yung zinc kasi ito yung magandang vitamins at nakakatulong sa pag-boost nga ng count, sperm count ng mga kalalakihan, at least 15 milligram per day. Pati nga yung mga babae, kasi naalala ko nung nagpa-check up kami mag-asawa, sabay kami, niresitahan ako ng zinc, pati yung siya. Pero dun sa area namin, mostly talaga ang piniprescribe ng doctor sa lalaki, number one talaga zinc. Tandaan, at least 15 milligram per day po siya. And then, sabayan po natin ng mga vitamins na vitamin D, vitamin C, and omega 3. O kaya yung mga healthy fats. Kailangan din yun. At makukuha yung mga omega 3 sa mga fishes, sa mga isda, sa na galing sa dagat, pati yung mga oysters, yung mga seashells. Tapos, yung sa mga babae naman, yung pag-boost ng egg quality natin mga babae, paano natin malalaman kung pangit yung egg quality natin? Siyempre, magpa-check up nga po tayo. Itetest nila yung blood test natin, yung AMH hormones natin. Yun yung responsible sa quality ng egg natin. Tapos, i-ultrasound tayo at titignan yung ovarian reserve natin kung yung ovaryo ba natin ay nagpo-produce ng enough egg at kaya bang ma-fertilize yun. Tapos, mostly naman, ang piniprescribe ng mga doctor para ma-boost yung egg quality ng mga babae, number one is iron, yung mga folate natin. At ang minimum niyan is 400 microgram per day. So minimum, at least nasa 600, may 800 na iron. At number 2, yung CoQ10, yung coenzymes Q10. Ito talaga yung magpapaboost dun sa egg natin, na yung egg quality ng mga babae. So, may mga combination na guys na mga supplements na ano, prenatal vitamins. Meron na yung iron, meron ng CoQ10. Pero guys, i-consider talaga natin na basahin lahat yung ano, yung content nun, kung yung mga combination na vitamins. At dapat talaga i-focus natin yung CoQ10. Kasi yun talaga yung nagpapa-boost sa egg quality natin mga kababaihan. And then, dapat mag-take din tayo ng mga DHA. Andun na rin yun, pag bibili ka ng prenatal vitamins, andun na yun, may folate na, o kaya iron, CoQ10, and then yung omega-3. Meron din yon, tapos yung DHA. And piniprescribe din ng doctor ang minsan yung antioxidant gaya ng mga glutathione, ganun. Pero minsan andun na rin package na yon sa prenatal vitamins. So dito naman tayo sa mga natural management. So number one guys, exercise pa rin. So as I always said,
dapat i-maintain talaga natin yung normal BMI natin na 18.5 to 23, yun yung normal BMI ng adult. Tapos yung diet, hindi naman yung totally diet, kung okay naman na yung katawan natin, okay na yung BMI natin, i-watch lang natin yung mga foods na kakainin natin. Choose your foods, dapat yung mga healthy foods, hindi yung mga unhealthy gaya ng fast food. Alam ko masarap ang fast food, masarap yung mga fatty foods, yung mga matataba, pero pag nagtatry po tayong magbuntis at may mga concerns po tayo na dapat eto nga yung i-boost natin yung mga egg quality natin o kaya yung sa mga lalaki, dapat piliin din talaga natin yung mga tinitake natin or kinakain natin, dapat yung mga healthy foods. And then number 3, iwasan talagang stress. Hanggat maaari, reduce natin ang stress. Kasi ang pag na-stress tayo, bumababa yung immune system natin. So, syempre, lahat din na yan ng mga hormones natin. And then, number 4, enough sleep. Dapat 7 to 8 hours talaga yung tulog natin sa isang araw. So, yun yung management pala, guys. Pareho to sa lalaki at babae. And paano naman yung mga dapat nating iwasan? So, pag nag-smoke tayo, number 1, dapat tigil na. And then, pag umiinom tayo, syempre yung mga kalalakihan, hindi talaga maiwasang uminom. Pero hanggat maaari, iwasan ang pag-inom kasi nakaka-apekto yung alcohol. At yung caffeine, yung too much caffeine sa katawan, so nakaka-apekto rin yun sa hormones natin. Dapat iwasan na rin ang pagkakape, yung mga mahilig magkape. And iwasan natin ma-expose sa mga toxic chemicals, yung mga panlinis sa banyo, ganun. Tapos basta yung nature ng work po natin, dapat avoid natin yung mga toxic chemicals. At yung mga maiinit na lugar, avoid din natin yung mga exposure sa radiations, kagaya ng mga x-rays, ganun. At yung mga wifi, bluetooth, sabi nila may mga radiation din daw yung mga yan eh. So hanggat maaari yung wifi natin dapat medyo malayo sa atin, hindi yung katabi ng mga bed natin, ganun. So yun lang, yun lang guys, at sana nakatulong po to sa inyo. Itutuloy ko pong gagawa ng video, maybe at least 2 times a week akong mag-upload ng video sa TTC o kaya sa trying to conceive videos. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe guys, please subscribe and leave a comment below kung may mga gusto kayong itanong o kaya naman request na gagawan ko ng video. Thank you guys! Bye-bye and God bless!